Okay, so, kamusta kayo mga ka-rider? Ito si Pastor Man. At alam ko, medyo matagal-tagal din akong di nakapag-vlog. Pero ngayon, ang gagawin natin ay tayo ay magre-review ng helmet. At kasi yung mga nakaraan na aking pagbablog ay ating pinag-uusapan ang mga bagay tungkol sa safety, no? Yung aking mga safety tips. Ay kung mapapansin nyo doon, ay bagamat nagsasabi tayo ng mga safety tips, ano, pero yung ating mga gadget, mga gamit na ginagamit ay hindi standard, ano, kagaya po ng ating helmet, ano. Kasi nung ako ay bumili ng ating e-bike para gamitin para sa pagbablog, ay ang kanilang pong previous kasi na helmet ay ito. Ito po ang binibigay po ng ang aking pong e-bike ay ARS at ang company na pinagbilang ko ay NWOW. So ito yung kanilang previous at ito yung kanilang helmet na ibinibigay, ano. So ito naman, kaso parang pababa ang kulay red. Kaya ang ginawa ko, hindi ko ito ginamit at ako ay bumili ng ibang helmet, ano. Kasi ito talagang pang e-bike lang naman. So bumili ako ng isang medyo maayos-ayos na helmet at sabi ko ito maganda-ganda, parang pang-pulis ang dating. Pero nung ginamit ko ito, sinubukan ko pumunta sa palengke o malapit-lapit lamang, ay napingang ang mata ko na kulisap kasi wala siyang visor. Kaya nakita ko hindi rin maayos na gamitin lalo na pagkamalayuan. Okay, pero maganda ang forma niya. Ngayon, finally, ang ginawa ko, bumili ako ng medyo mura na substandard na helmet kasi ang iniisip ko ay e-bike lang yung aking ginagamit. Kaya siguro pwede na ito. Kaya ito po yung ginamit ni Pastor Man sa kanyang pagbablog. So itong helmet na ito, ginamit ko, punta ako ng Santa Cruz at meron tayong mga pinuntahan doon. Punta ako ng San Pablo, okay, sa Calawan. At yung meron pang dalawang vlog ako na na-i-upload na ako ay pumunta ng Paite at area ng Lumban at pumunta din ako ng Mayhay, ng Liliw at Magdalena. Okay, so ito yung helmet na aking ginamit. So nilagyan ko pa ngayon ng e-rider. Okay, now, minsan sinita ako ng pulis pero nung nakita niya na e-bike ang aking gamit, ay pinayagan na rin ako makalabas, ano, makaalpas, ano. Now, alam natin ang ating government ay nais mag-implement ng lahat ng e-bike na motor o scooter ay ipinaplano nilang i-register. Siyempre, pagkaya yun po ay naisa batas na, ang mangyayari po niyan, kahit po yung ating mga gamit na mga helmet ay kinakailangan standard na lang, no? So standard na lang ang gagamitin. Kaya nga, itong mga helmet na ito, bagamat okay naman pang e-bike, pero siyempre, kinakailangan natin ng standard na helmet na ating gagamitin. Kaya nga, ang ginawa ni Pastor Man ay nag-ipon para makabili ako ng maayos at standard na helmet. So, kaya nga, ito ay papatanan natin ng mas inam na helmet. So ano ang binili ni Turman para gamitin para sa kanyang pagbablog? So bumili ako ng bagong zebra helmet. Okay? Wow! So aking ito pinag-ipunan para magamit po natin sa ating pagbablog. So kaya nga gagawin natin, since meron akong bagong helmet, so i-review na rin natin siya kung gaano kaganda ang zebra helmet. So sa zebra management, ano ha, ay shout out sa inyo, ating i-review ang isang helmet nyo para gamitin ni Tuman. Okay? Now, nakalagay kasi dito ay pang motocross, pero tatara ko bakit ito ang box na ibinigay, pero anyway, hindi naman yung box ang ating susuotin, no, kundi yung nasa loob nito. At titignan natin, ano, kung ano ang itsura ng helmet na binili ni Pastor Man. Okay? So, i-unbox natin ito.
At hopefully, ay sa ating pag-review nito, ay meron tayong makuha magandang informasyon. Titingnan din natin kung ano pa naman ng box ng helmet nito. Ito yung model. Gagamitin si Pastor Man. Okay? Now, ano mga features po nito? Yun ang ating mga re-reviewin. Siyempre, una, titingnan natin yung pinakaharap niya. So, hindi ko pa nabubuksan yung pinaka-sticker niya. Dito sa kanyang sticker, na kanyang visor, ay merong apat na bagay na makikita natin dito. Yung una, nakalagay, Easy Fit System. Easy Fit System. Pangalawa, yun, nakalagay, Easy Fit System. Okay? Now, pangalawa, nakalagay, polycarbonate. Polycarbonate. Okay? Pangatlo, nakalagay dyan, pinlock ready. Pinlock ready. Pangatlo, extra wide vision. Extra wide vision. Iisa-isahin natin niya kung ano yung mga features na yun. Ano? At susubukan natin suotin ang ating helmet. Now, kagandahan pa nito, itong full face ng helmet na ito ay modular. Wow! Okay? So, anong advantage ng modular na helmet? Siyempre, ay may katangian siya ng half-face helmet at saka ng full-face helmet. So, madali siyang gamitin, madali siyang isuot. Hindi kagaya ng full-face, mahirap isuot. Pero lapat naman, mas protektado. Now, ito naman, madali siyang isuot kasi pwede siyang maging half-face. So, susubukan po natin. Okay? So, yung una, sa kanyang nakalagay dito na mga features niya ay easy fit. Easy fit. Kasi ibig sabihin, kahit ang rider ay nakasalamin, kagaya ko, medyo malabong mata ko sa malapit, ano, sa malayo ay okay lang. So nagamit ako ng salamin pag ako ay nag-ride. Yun. So pwedeng maglagay ng salamin sapagkat easy fit siya. Okay? So, kita natin kung lapat na lapat siya. Okay? So, pwede nakasalamin ang rider. At pwede rin naka-full face. Okay? Diba? So, yun po yung ibig sabihin ng easy fit. No? Kahit nakasalamin ka, kahit tubarin yung salamin mo, suotin mo uli, ay hindi mahirap ang suot ng salamin. Okay? Now, pangalawa, sabi din dito, ay wide-angle vision. Wide-angle vision. So, kahit yung rider ay nag-ride na ganyan, madali ka makapag-soldier check. Okay? Yung pinigil mo para makita mo kasi wide-angle siya. So, yung vision niya, malawak. Okay? Ano pa? Polycarbonated. Okay? Matibay ang shell niya. So, tinutukoy yung tibay ng shell. At the same time, maaaring itong visor din. Matibay din. Okay? Bagamat walang sinabi kung siya ay scratch proof. Huh? Anyway, dalawa ang kanyang visor. Okay? Yung clear, pwede mong gamitin sa gabi, umuulan. At pagka mainit ang araw, ay dual din siya. Okay? So, hindi mo na kinakailangan ng eyeglasses para kapag mainit ang araw. Okay? So, madali siyang ilak, madali siyang ilabas. Okay? Now, dito pa, meron pa siyang ventilation dito. Okay? Air vent. Okay? So, ramdam mo yung hangin kapag ikaw ay nagra-ride, nakasarado. Okay? Ay, may vent siya dito. Pakinabang. So, hindi ka masusupok eh. Okay? At meron din sa taas. Yun. Okay. Okay. So, kagandahan sa full face ay talaga protektado ang iyong chin. Okay.
at yung buong ulo mo. Okay? So, ano pang features nitong ating bagong helmet ni Pastor Man? Now, kita natin paano yung standard nito. Itong helmet na ito. Okay? So, finally, meron ng standard na helmet ang ating rider na si Pastor Man. Okay? Now, ano pa ang feature na meron dito sa helmet na ito? Now, meron itong feature na malupit na kung saan ay wala sa ibang mga modular na helmet. Okay? Ito yung pagkakaroon niya ng LED light sa kanyang likod. Wow! Okay? Opo, meron siyang LED light. Ayun. Now, paano gumagana yung LED light? Titingnan natin. Ano? Meron siyang pinaka button dito na ano na para makita nyo. Okay. So, yung kanyang button dito pag pinindot natin yun. Okay. So, tatlong setup yan. Naka-steady lang. Parang siyang taillight. Okay. Tapos, meron siyang hazard. At meron siyang mabilis na hazard, the blinker niya. Okay, pindutin mo ulit, patay na naman siya. Tapos, okay, steady light, no tail light. Okay, may blinker siya. At meron siyang mabilis. So, saan pakinabang ito? Pagka ginabi ka sa pagbiyahe mo, sa pag-ride mo, eh malaking visibility nito na, sa mga sumusunod sa iyong sasakyan. Okay, naman sa kulay, maganda ang kulay niya, puli-puti, ay siyempre hindi na pakinabang yung visibility. Kaya nga naglalagay tayo ng mga reflectorize eh. No. Now, paano kina-charge yung LED light sa likod? So, paano pag naubusan ang baterya? Doon natin titingnan. Okay? Now, sa kanyang box ay meron siyang kasamang instructional manual. Okay, so titingnan natin ito. Ano yung nakalagay dito? Okay. Yun. So, itong Zebra helmet na ito na aking binili ay kakahalaga lang ng 27. Nakasale siya doon sa isang shop sa Santa Cruz. At legit talaga siya. Kasi nakalagay dyan, world standard. Okay. So, talagang ito ay original na Zebra helmet. Okay, so, ang ganda ng features ng ating Zebra helmet. Shout out sa taga Zebra. Okay, so meron ditong instruction para sa kanyang LED light instruction. Ano? So, this LED light is chargeable or rechargeable lithium battery. Okay, so, nakalagay dito, 48 hours. Na pwedeng walang patay na nagbi-blink ito. Tapos, 5 oras ang charging time. 5 oras ang charging time. Tapos, non-stop work for 8 hours yung LED. Okay? So, kapag chinarge yan, so, charge natin, kasi meron siyang kasamang na charger. Okay? So, yung charger niya ay te-testingin natin kung siya ay nag-charge talaga. Okay? So, steady siya. Saan yung sinasaksak yung charger? Natin. Okay. So, patay ng saksakan. At susubukan natin charge ang ating modular helmet na merong LED light. Okay? Tingnan natin. So, pakita ko sa inyo kung saan sinacharge o saan sinasaksak yung ating modular helmet ng Zebra. So, ang ganda ng features na ito at wala ito sa ibang mga helmet. Okay? So, ikakabit natin yung port niya.
mas mahaba ng konti. Sasaksak natin dito sa left side niya. Yun. Okay, so nakakabit na. Tapos, ikakabit natin sa sasaksak natin dito sa ating power outlet. Okay. Tingnan natin kung nabubuhay siya. Okay. So, kagandahan ng zebra helmet, meron na rin siyang base na kung saan ay pwede mo siyang ipatong ng maayos na hindi siya magtutumba. Okay, so saksak natin. Tingnan natin kung gagana. Yun. Okay. Yun. So, ibig sabihin, pagka ganyan, nag-charge siya, pagka tumigil na yung blink niya, ibig sabihin, fully charged na siya. Okay, so kanina, chinarge na ko na siya, pero ibig sabihin, nag-charge pa rin siya. So, nakita natin na napakaganda ng ginawa ng Zebra Helmet Company sa kanilang modular helmet. Okay, so hindi lang siya half face, full face, meron din siyang blinker sa likod na siya dyan talagang pakinabang pag pinag-usapan ang safety. So, para kay Pastor Man, approve ang helmet na ito ng Zebra. Okay, so shout out sa mga taga Zebra Company. Napakaganda ng inyong product na ito. Zebra Helmet 959. So, sa lahat ng mga riders dyan, napakaganda na meron tayong ganito. Mura lang, and yet, ay standard helmet para sa ating lahat. So with that, salamat sa inyong panonood. I hope meron tayong napulot dito na magandang bagay sa aking vlog ngayon. At I hope kayo po ay mag-subscribe. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, at i-like nyo ang video na ito. So muli, ito si Pastor Man na nagsasabi sa inyo na keep safe. At ingat-ingat tayo, manalangin tayo bago tayo bumiyahe. Sapagkat ang Panginoon ang kinakailangan natin maging gabay, proteksyon sa ating paglalakbay. So salamat sa inyong panonood and God bless bawat isa.